Maligayang pagbabalik sa Bako Recaps at Happy Halloween na rin sa inyo mga kaibigan. Sa video na ito ay ikikwento ko sa inyo ng back-to-back ang 2021 horror mystery movie na may titulo na Paranormal Activity Next of Kin at 2021 horror fantasy movie na may pamagat na Gaia. Simulan na natin! Inanap ang kwento noong March 2021 kung saan nasa kasagsagan pa rin ng COVID ang mundo. Nakapokus ang pelikula kay Margot na kasalukuyang gumagawa ng isang documentary kasama ang kanyang cameraman na si Chris. Ang documentary ni Margot ay patungkol sa pagtuklas niya sa kanyang nakaraan. Kasama na dito ang paghahanap niya sa nanay niya na inabando siya nung siya ay sanggol pa lamang. Dumating si Sam na malayong kamag-anak ni Margot para tulungan sila sa kanilang paghahanap. Si Sam ay dating miyembro ng Amish community kung saan ang mga tao dito ay mga reliyoso at hinihiwalay ang kanilang mga sarili sa modernisasyon at teknolohiya. Sa kanyang paghahanap ay nakakuha na siya ng lumang CCTV footage kung saan makikita ang kanyang nanay na iniwan at inabando siya sa isang building. Pinahak na ng tatlo ang biyahe papunta sa Amish community pero bago yun ay kinailangan muna nilang i-recruit ang sound engineer na si Dale. Inabot ng lagpas 10 oras ang kanilang biyahe bago nila narating ang tagong komunidad ng Amish. Doon ay kinausap ni Sam si Jacob na pinakamatanda at leader na rin ng Amish community. Nakiusap siya na bigyan sila ng tutuluyan na yung gabi. Pero dahil naayaw ng mga tao dito sa mga mapabagong teknolohiya gaya ng camera at laptop ay tinaboy niya ang ating mga bida at pinalaya sa lugar. Kaya naman ay umalis na lang sila at pumunta sa pinakamalapit na hotel. Saktong alas 12 ay nakarinig sila ng kakaibang tunog na nagmumula sa banyo kaya pinuntahan nila ito at nakakita nan. Nang isasara na ni Margot ang bintana ay... Nagulat sila nang biglang sumulpot ang isang bata. Ang bata palaya po ni Jacob at madalas nag-i-sleepwalk sa gabi. Kaya naman ay agad nilang tinahak ang daan pabalik sa komunidad para ihatid ang bata pabalik sa kanyang pamilya. Natuwa si Jacob sa kabutihan ginawa nila kaya naman ay binigyan na sila ng matutuluyan sa lugar at pinayagan na rin silang gamitin ang kanilang camera para i-document ang mga ganap sa komunidad. Nang mag-alas 12 ay ginising ni Margot si Chris at pinakita ang mga tao na papunta sa kagubatan habang bitbit ang mga ilaw. Kinaumagahan ay tinanong niya si Sam patungkol dito. Sinabi niya ng mga hunters lang daw ito na tinutugis ang isang mabangis na hayop na pumapatay sa kanilang mga alagang hayop. Maya-maya ay sinumahan sila ni Sam para i-vlog ang sakahan na pangunahing kabuhayan na rin ng Amish community. Sa kalagitnaan ng vlog ay muntikan pang maging giniling si Margot nang muntik siyang mahulog sa isang tagong butas. Pagkatapos ay pumunta si Margot sa mga nagsasampay na dalaga at tinanong sila tungkol sa kanyang nanay. Nahirapan siyang makakuha ng sagot sa mga ito ngunit nabanggit nila na ang pangalan daw ng nanay niya ay Sarah. Nilabag daw niya ang mga bata sa Amish community. Kagaya na lamang ng pagpapabuntis sa isang lalaki sa labas ng kanilang komunidad at ang mas malala pa daw ay hindi kasalang dalawa. Ang sabi sa chismis ay inabando na raw niya si Margot dahil sa labis na kahihiyan. Tinanong ni Margot kung nasaan na ang kanyang nanay pero hindi sumagot ang mga dalaga at magmadaling umalis para iwasan ang tanong. Kinagabihan ay nagkaroon ng masayang hapunan para i-celebrate ang pagbabalik ni Margot sa lugar kung saan siya pinananak. Sa kalagitnaan nito ay nagkaroon ng kantahan at habang pinapanood nila ang performance ay masaya nilang kinabog ang mga lamesa para sabayan ang indak ng kanta. Bago matulog ay kinailangan na nilang i-charge ang mga kamera. Pinapunta nila si Chris sa isang generator para dito. Habang binubuksan ang generator ay... Oh, Jesus! Inulat siya ng batang nag-i-sleepo. Dumating si Jacob para ibalik sa bahay ang bata at sinabihan si Chris na huwag matakot dahil wala namang multo sa komunidad. Kinaumagahan ay pinasaya ni Dale ang mga bata sa pakikipaglaro sa mga ito. Pinakita naman ni Chris ang features ng kanyang camera kagaya na lang ng slow motion. Si Margot naman ay nakikipaglaro sa isang batang babae na biglang sinabi na buhay pa ang nanay ni Margot at nakatira pa rin daw sa komunidad. Mas lalong na curious si Margot sa mga sikreto o lihim na tinatago ng mga matatanda sa komunidad. Kinagabihan ay nagising si Margot mula sa isang tunog na nanggagaling sa isang kwarto. 3 days na itong paulit-ulit na nangyayari kaya hindi na niya ito napiis at pinuntahan na ang kwarto ng mag-isa at gamit lang ang infrared camera. Doon ay nakita niya ang isang manika at isang letter na isinulat mismo ng kanyang nanay na si Sarah. Ayon sa sulat ay may galit pala si Sarah sa Amish community dahil gusto di umano ng mga ito na kunin mula sa kanya ang kanyang anak na si Margot. Kaya naman tinakasan niya ang mga ito para ilayo ang kanyang anak at tinawag pa silang kulto. Bago pa man niya mabasa ng buo ang letter ay biglang pumasok si Jacob sa lugar kaya naman ay nagtago siya sa ilalim ng kama. Nang umalis na si Jacob ay nagulat siya nang malamang nilock pala ng matanda ang kwarto kaya naman ay napilitan siyang dumaan na lang sa bintana. Pero bago mangyari yun ay may nagpakita sa kanya na isang mukha. Kinaumagahan ay pinakita niya ito kila Dale pero dahil nga malabo ang kuha niya ay sinabi nila na camera distortion lang ito at hindi pinalaki ang problema. Pagkatapos ay in-interview nila si Jacob tungkol sa nalalaman niya kay Sarah. Sinabi niya na anak niya si Sarah at apo pala niya si Margot.
Sinabi niya na si Sarah daw ay dating loyal na loyal sa kanilang relihiyon sa Amish community. Hanggang sa dumating ang isang dayuhan at unti-unting na in love si Sarah sa lalaking dayuhan na ito. Sikreto silang nagkikita hanggang sa magtalik na ang dalawa at mabuntis si Sarah nang hindi sila kasal. Dahil matinding kasalanan nito sa kanilang relihiyon ay pinarusahan nila si Sarah at nilayo sa kanilang komunidad para mabuhay ng mag-isa kasama ang kanyang anak na si Margo. Pag lumaki na daw ang sanggol ay ipamimigay ito sa mga mag-asawang walang anak. Dahil ayaw niyang mabuhay ang kanyang anak sa komunidad na ito ay sikreto niyang tinahakang landas papuntang syudad at itinago ang kanyang anak sa lugar na hindi siya matatagpuan ng mga Amish. Samantala habang pinapalipad ni Dale ang kanyang camera drone ay nakita niya ang isang simbahan na matatagpuan sa dulong bahagi ng kagubatan. Sinabihan niya sila Margo at dahil sa oryusidad ay dali nila itong tinungo. Bago pa man nilang mapasok ang simbahan ay biglang sumulpot si Jacob na agad silang pinigilan. Pinagbawalan silang pasukin ang lugar lalong-lalo na ang pag-video ng mga bagay sa loob nito. Sinabi niya na ang simbahan ay para lang sa mga miyembro at residente ng Amish community. Kinagabihan ay nagising na naman si Margo sa isang malakas na tunog. Kasama si Chris ay sinundan nila ang tunog na nagmula pala sa loob ng farm. Doon ay nakita nila ang lugar na may mga pulang liwanag. Nagtago sila sa second floor at nakita ang mga matatandang residente ng community. Tinuluman nila ang buntis na kambing na ipanganak ang sanggol nito. Nagulat sila nang makita ang kambing na may dalawang ulo. Agad nila itong pinatay at kinuha ang dugo nito. Pagtapos ay dinala nila ang dugo sa simbahan sa dulo ng kagubatan. Kinaumagahan ay tinanong niya si Sam patungkol dito. Nagalit siya at sinabing huwag makialam sa tradisyon ng kanilang komunidad at sinabing nagsisisi na siyang dinala niya si Margo sa lugar. Maya-maya ay umalis ang mga matatanda sa lugar para ipagbenta ang kanilang produkto. Inutusan nila si Sam na bantayan ng tatlo. Nakaisip sila Margo ng plano para mapasok ang simbahan. Nagpaturo si Dale kung paano sumakay ng kabayo at nagkunwaring hindi marunong. Habang na kay Dale ang atensyon ni Sam ay agad na tinungo ng dalawa ang simbahan. Doon ay nakita nila ang isang painting na may nakasulat na pangalang Asmodeus. Nakita rin nila ang nakatagong butas sa simbahan at ang equipment na ginagamit para makababa dito. Sinuot ni Margo ang harness at nagpababa sa lugar sa tulong ni Chris. Doon ay nakita niya ang misteryosong lugar at hindi nagtagal ay nakarinig siya nan. Kaya agad siya nagpakyap kay Chris. Sumapit na ang araw kung kailan dapat sila aalis ng lugar kaso lang ay nagkaroon ng problema sa battery ng kanilang sasakyan. Umalis ang mga kalalakihan para itabi ang sasakyan. Habang mag-isa si Margo sa bahay ay pasikreto niyang kinuha ang susi ni Jacob para sa isang kwartong nakalock. Sa loob ay nagulat siya nang makita ang isang laptop na nakakonekta pa sa internet. Sa laptop ay nakita niya ang isang chat kung saan nag-uusap sila Jacob at Sam tungkol sa kanilang plano kung paano mapapapunta si Margo sa Amish community. Planado pala nilang lahat ang pagtulong ni Sam kay Margo sa kanyang documentary para madala siya sa kanilang lugar. Kinagabihan ay nagising na naman si Margo mula sa isang tunog. Sinubukan niyang gisingin sila Dale ngunit sobrang himbing ng tulog ng mga ito. Kaya naman ay mag-isa niyang tinungo ang pinagmulan ng tunog. Doon ay inatake siya ng isang entity na hindi nakikita. Kinaumagahan ay nag-iba na ang kanyang ugali. Hindi siya nagsasalita at tila ba wala siya sa kanyang sarili. Nag-alala sila Dale kaya naman ay tinungo nilang dalawa ang pinakamalapit na bayan para bumili ng car battery at makaalis na sila ng mas maaga sa lugar. Habang nasa daan ay nakisakay sila sa isang sasakyan na dinala naman sila sa electronics shop. Habang kinukuha ang kanilang order ay nakiusap si Dale na maki gamit sa computer at pumayag naman ito. Sinearch nila ang pangalan na Asmodeus. Nagulantang ang dalawa nang mabasa na pagmamayari pala ng isang demonyo ang pangalang ito. Nire-representa ng demonyong ito ang lahat ng paghihirap at galit. Nabasa rin nila ang isang lumang kwento tungkol sa isang bayan na nagkaroon ng pandemya kung saan ang mga pananim at mga hayop daw ay isa-isang namatay. Ang mga residente naman daw ay tila ba nasa sapian at nagpapatayan. Pinaniniwalaan na ang lahat ng ito ay kagagawa ni Asmodeus. Isang shaman ang matagumpay na naitrap si Asmodeus sa katawan ng isang babae. Pag namatay daw ang babae ay ililipat ang demonyo sa katawan ng anak ng babae. Paulit-ulit lang ang kanilang gagawin na ilipat ang demonyo sa katawan ng mga nanay at anak. Dahil kapag daw nakawala si Asmodeus mula sa katawan ng babae ay magkakaroon ng panganib na sapian niya ang lahat ng mga tao at utusan sila na magpatayan at gumawa ng kasamaan. Nang makuha na nila ang battery ay agad silang bumalik sa komunidad. Naghiwalay ang dalawa para ikabit ni Dale ang battery at sunduin naman ni Chris si Margo sa bahay. Pagpasok ay hindi niya doon natagpuan si Margo. Sa halip ay nakita niya si Sam na nakatayo lang at walang ginagawa. Pumunta siya sa simbahan at nakita na nakabukas ang tagong butas. Bago siya pumasok sa butas ay bigla siyang tinutukan ni Jacob ng baril. Nanlaban siya at aksidenteng naitulak si Jacob sa butas. Nalaglad siya at namatay sa taas nito. Agad na pinasok ni Chris ang butas gamit ang harness. Doon ay nakita niya si Margo na nakahiga kasama ang isang matandang babae na tila ba gumagawa ng ritual. Ginising ni Chris si Margo at nakansela ang ritual. Kaya naman nagising ang isang treacher at pinatay ang matanda.
Kinabol silang dalawa pero buti na lang ay dumating sa oras si Dale at tinulungan silang makaakyat. Pagkaakyat ay... Mabilis na nakahabol ang creature. Nahuli nito si Dale at napatay habang matagumpay namang nakatakbo sila Margo. Nagtago sila sa bahay ng mga baka at doon nagtago pero natagpuan pa rin sila ng creature. Inatake si Chris ng creature hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang aatakihin na nito si Margo ay naalala niya ang butas kung saan muntikan siyang malaglag. Kaya naman ay naisahan niya ang creature at nagawang ilaglag ito sa butas na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nagkaroon na ng malay si Chris at agad nilang tinungo ang kotse para lisanin ang lugar. Nahirapan silang imaneho ang kotse dahil humarang ang mga residente na tila ba sinasapian ang mga ito. Makikita ang matinding karahasan na nangyayari sa lugar pati na rin ang ginagawang pananakit ng mga residente sa isa't isa. Gayunpaman matagumpay na nakatakas ang dalawa sa lugar at mailigtas ang kanilang mga buhay. Makalipas ang isang oras ay may dumating na dalawang pulis sa lugar kung saan wala nang makikitang residenteng may buhay. Pumunta sila sa loob ng farm at nakita doon si Sam na umiiyak na parang isang sanggol. Hindi nila alam na nakasapi pala si Asmodeus sa katawan ni Sam kaya naman ay kinontrol niya ang mga pulis para patayin ang kanilang mga sarili. Matapos nun ay ginamit niya ang sasakyan ng mga pulis at malaya nang umalis sa lugar. Nagtapos ang kwento sa isang trahedya kung saan nangyari na nga ang pinakakinatatakutang mangyari sa kwento kung saan mapakawalan si Asmodeus at magkalat ng lagim sa mundo. Sa makatuwid si Margo pala dapat ang bagong paglilipatan ni Asmodeus. Ang mga residente ng Amish community ay pinlanong pabalikin siya sa lugar para sa kadahilanang ito. Dahil na rin para protektahan ang mundo mula kay Asmodeus kung sakaling makawala ito. Ang nakitang creature sa ilalim ng butas ay walang iba kundi ang nanay ni Margo na si Sarah. Kinulong siya ng mga residente sa ilalim para hindi magwala. Ang matanda na kasama ni Margo sa ilalim ay isang shaman na isinasagawa na ang ritual para ilipat si Asmodeus sa katawan ni Sarah papunta kay Margo. Pero dahil na niligtas ni Chris si Margo ay nakawala si Asmodeus at malaya ng makakapaghasik ng kadiliman sa mundo. Nagsimula ang kwento sa isang kagubatan na matatagpuan sa South Africa. Dalawang forest rangers ang namamangta sa ilog at kapansin-pansin rin ng malago na kagubatan. Habang gamit-gamit ni Gabby ang tanyang drone para maghanap ng mga problema sa kagubatan ay biglang may isang lalaking nahagilap sa tamera. Mabilis sinira ng di kilalang lalaki ang drone ni Gabby. Dahil ayaw ni Gabby mag-iwan ng talat sa kagubatan ay nagplano siyang hanapin ang drone. Tumanggi pa sa una si Winston dahil sa panganib ng kagubatan ngunit pumayag din siya bandang huli at binigyan si Gabby ng isang oras para hanapin ang drone. Samantala, makikita ang mag-ama na sina Boren at Stefan na nagsiset up ng trap para sa mga hayop na gagawin nilang hapunan. Mapapansin ang tanilang makalumang tradisyon ng pamumuhay gaya na lang ng pagpahid ng dumi sa kanilang katawan para makaiwas sa mga predator. Habang hinihintay ni Winston ang pagbabalik ni Gabby ay naisipan niyang sundan si Gabby at tumulong sa paghanap ng drone. Hindi niya napansin na naiwan niya ang tanyang radyo. Habang patuloy na hinahanap ni Gabby ang drone ay bigla siyang nakaramdam ng presensya sa lugar na tila ba merong nilalang na nagmamatsyag sa bawat kilos niya. Dinamit niya ang tanyang radyo ngunit walang sumasagot dahil nga iniwan ni Winston ang tanyang radyo sa bangka. Nang patuloy niyang maramdaman ng presensya ay napatakbo na lang siya sa takot at sa kanyang pagtakbo ay aksidente niyang na-trigger ang trap ng mag-ama. Nanginig ang tanyang itlog at napasigaw sa sakit ng matusok ng kahoy ang tanyang paa. Narinig ni Winston ang tanyang mga sigaw at agmadaling bumalik sa bangka para kunin ang tanyang radyo. Sa kasamaang palad ay aksidente itong nabasa ng tubig kaya wala siyang nagawa kundi mamangta para hanapin si Gabby. Matagumpay namang napalaya ni Gabby ang kanyang sarili mula sa trap. Iika-ika siyang naglafad pabalik ng bangka nang bigla niyang makita ang isang bahagi ng kagubatan na nagguglo ng kulay pula. Imbis matakot ay pinasok pa niya ito at sa kanyang paglalafad doon ay natagpuan niya ang isang munting tirahan. Samantala, pinasok muli ni Winston ang kagubatan para hanapin si Gabby at doon ay aksidente siyang na-stuck sa putik. Aksidente rin niyang nailawan ng panyong flashlight ang isang nilalang na sa una ay inafalalan niya na isang pabuti ngunit bigla itong gumalaw. Nagtago ang nilalang matapos mailawan ng flashlight. Kinatok ni Gabby ang pinto ng tirahan ngunit walang sumagot kaya naman ay pinasok na niya ito. Sa loob ay ginamit niya ang flashlight ng panyong smartphone at nakita na tila babandonado na ang tirahang ito. Binendahan niya ang panyong paa para makaiwas sa impeksyon at tuluyan nang nakatulog. Nagising siya nang biglang pumasok sila Boren at Stefan sa tirahan na pagmamayari pala nila. Pagalit siyang tinanong ni Boren kung ano ang pake niya sa kanilang lugar. Sinagot siya ni Gabby at binanggit na meron pa siyang isang kasama. Samantala, si Winston ay nakalaya na mula sa putik at ilang oras na rin naglalakad sa kagubatan. Sa kanyang matagal na paglalakad ay nararamdaman at naririnig na rin niya ang iba't ibang presensya sa kagubatan. Samantala, nagmukbang naman ang tatlo ng bulate at karne. Nakilala ni Gabby ang dalawa at napansin niyang tahimik ang anak ni Boren na si Stefan. Kinwentuhan niya ang dalawa patungkol sa mga bagong kaganapan sa syudad. Naninig naman ang itlog ni Winston nang makita niya sa kanyang paglalakad ang isang nilalang na anyong halaman.
Makikitang nagkakalat ito ng pollen gamit ang kanyang buwanga. Napatakbo si Winston sa takot at nagtago sa isang malaking puno. Hindi niya namalayan na infected rin pala ang punong ito at unti-unti siyang nilapitan ng mga ugat nito. Pinasok nito ang katawan ni Winston at itinaniman sarili sa loob. Isa itong pahiwatig na ganito pala nila ini-infect ang ibang mga nilalang. Kinabukasan, habang tulog pa si Gabby ay nilinis at dinumot ng dalawa ang sugat niya. Sa kalagitnaan nito ay nakakaramdam na pala si Stefan ng matinding alam niyo na para kay Gabby. Pagtapos ay umalis na ang mag-ama para manghuli ng makakain. Nagising si Gabby at nagulat ang makita ang iba't ibang fungi na tumubaw sa kanyang braso. Digil niyang inalis sa mga ito. Buti na lang ay isa lang pala itong panaginip. Pagtapos ay ginamit niya ang kanyang radyo sa pag-asang sumagot si Winston. Bigla niyang narinig ang mahinang boses ni Winston ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Inisip niya na baka malapit lang ang tinaroroonan ni Winston kaya naman ay nagpaliyab siya ng apoy sa chimney ng bahay. Napansin ni Gabby ang isang lagayan mula sa sahig. Binuksan niya ito at nakita ang iba't ibang kagamitan kabilang na ang litrato ng isang babae. Mabilis niya itong binalik at isara nung marinig niya ang mag-ama. Nagalit si Borend nang makitang nag-aksayalan ng panggatom si Gabby. Kinagabihan ay naikwento ni Borend ang asawa niya na namatay 13 years ago mula sa cancer sa buto. Sinabi rin ni Borend na dati raw namumuhay pa siya sa lungsod at nagtatrabaho bilang scientist na ang expertise ay mga halaman. Nang lumalim ang gabi ay ginising ni Borend si Gabby at pinagbawalang magingay. Narinig niya na tila may nilalang na gustong pasukin ang kanilang bahay. Sinabi ni Borend na bulag ito at umaasa lang sa pandinig at pang-amoy kaya naman ay tinahira ni Gabby ang kanyang sarili ng dumi. Hindi niya napansin ang ugat ng creature na unti-unti nang lumalapit sa kanya. Napasigaw siya nang mapansin ito at mabilis naman itong pinutol ni Borend ngunit bigla ring narinig ng creature ang kanilang kinaroroonan. Inatake nito si Gabby at mabilis naman siyang sinagip ni Stefan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsaksak sa creature hanggang sa tuluyan itong namatay. Tinanggal ni Stefan ang mga damit ni Gabby at mabilis ang pinanasan ng mga dugo ng creature na tumalsik kay Gabby para hindi siya ma-infect nito. Pagtapos ay sinunog nila ito para tuluyang mapuksa ang virus. Pinaliwanag ni Borend ang tungkol sa virus. Sa oras daw na ma-infect ito ang utak ng isang tao ay magkakaroon na ito ng full control sa katawan niya at magkakaroon ng patayahang hawa ng iba ng virus. Kinaumagahan ay pinakita ni Gabby ang kanyang mga picture sa kanyang smartphone. Hangang-hanga ang binata sa teknolohiyang ito ngunit bigla itong hinagis at sinira ni Borend. Sinabi niya na ang smartphone ay gawa ng demonyo. Pagtapos ay lumisan ulit ang dalawa para maghanap ng pagkain at pinuntahan din nila ang isang sagradong puno. Dinasalan ito ni Borend at tila ba tinuturing niyang Panginoon ang nasa loob ng punong ito. Pinaniniwalaan niya na ang punong ito ang pinagbulan ng virus at ito rin ang nagbibigay sa kanila ng immunity mula sa virus. Samantala, binuksan ulit ni Gabby ang sikretong lagayan kung saan nabasa niya ang tasulat ang gawa ni Borend. Dito ay kinukumpara niya ang mga tao sa mga unggoy. Nang makabalik ang mag-ama ay nagpatulong na si Gabby sa dalawa para hanapin si Winston. Gustong sumama ni Stefan ngunit pinagbawalan siya ni Borend. Sa kanilang paglalakad ay nakita ni Gabby ang flashlight ni Borend at naisip na nasa kalapit lang na lugar si Winston. Habang naglalakad ay kinuha na rin ni Gabby ang SD card mula sa camera na sinetop ng ibang forest rangers. Hindi nagtagal ay natagpuan na ng dalawa si Winston na malapit ng makontrol ng fungi virus. Nagmakaawa siya sa dalawa na paslangin na siya bago pa siya tuluyang maging fungi creature. Tumanggi si Gabby kaya naman ay si Borend na lang ang tumapos sa kanya. Isang araw ay tinubuan na rin si Gabby ng fungi sa kanyang binti. Tinulungan siya ni Stefan na tanggalin ito. Palihim min siyang pinakain ni Stefan ng pabuti mula sa punong dinadasalan ng dalawa na pinaniniwalaan nilang nagbibigay sa kanila ng immunity mula sa virus. Pagtapos ay dinala ni Stefan si Gabby sa lugar kung nasaan ang nanay niya. Nagulat si Gabby nang makita na naging parte na siya ng puno at napansin rin niya ang singsing ng nanay ni Stefan. Pag-uwi ay palihim niyang binuo ang kanyang smartphone at sinalpak ang nakuha niyang SD card mula sa camera. Nakita niya ang mga creatures na nahagip ng camera. Tinanong ni Gabby si Borend patungkol sa mga kasulatan niya. Nagalit si Borend sa kanyang panginielam sa sikreto niyang lagayan at pasigaw niyang sinabi na malapit na ang katapusan ng sangkatauhan. Kinagabihan ay sinama ni Gabby si Stefan sa kanyang pagbalik sa syudad. Pinigilan siya ng kanyang ama na matagumpay siyang nakumbinsi na ang syudad ay mas mapahanib pa sa kagubatan. Nagpatuloy sa paglalakad si Gabby ngunit bandang huli ay mas nang ibabaw pa rin ang pag-aalala niya kay Stefan. Bumalik siya sa bahay at palihim na kinuha ang pana at palaso. Samantala sa sagradong puno ay biglang inatake ni Borend si Stefan para gawing sakripisyo kapalit ng immunity mula sa virus. Hindi rin makapalag si Stefan dahil kinapitan siya ng mga ugat ng sagradong puno. Dumating si Gabby para iligtas siya ngunit hindi rin siya makapalag kay Borend. Nang makalaya si Stefan mula sa ugat ay dali niyang sinaksak sa likod ng kanyang ama para iligtas si Gabby. Nang mapatumba si Borend ay tumakbo na ang dalawa pabalik ng bahay para doon palipasin ang gabi. Kinaumagahan ay na-infect na si Borend ng virus dahil bigo siya sa pagsakripisyo ng sarili niyang anak.
Sinubukan niyang alukin ang sagradong puno ng kanyang dugo kapalit ng kanyang papalpakan ngunit hindi ito gumana. Nabasa naman ni Gabby ang isang libro na isinulat ni Borend. Dito ay pinaniniwalaan niya na ang puno na ito ay patuloy na ini-infect ang iba pang bahagi ng kagubatan at ang layunin daw nito ay ma-infect ang buong mundo. Lumipas ang ilang mga araw ay tuluyan na rin na-infect si Gabby. Napalibutan na ang kanyang katawan ng iba't ibang halaman at fungi kaya imposible na rin makabalik pa siya sa syudad. Kinausap niya si Stefan at sinabing malaki ang mundo at marami siyang matututunan sa syudad. Pagtapos ay nagmakaawa siya kay Stefan na patayin na siya. Pinagbigyan siya ni Stefan sa kanyang hiling dahil na rin sa nakakaawa niyang kalagayan. Lumipas ang ilang buwan ay makikita natin si Stefan na nakapag-adjust na sa buhay sa syudad. Matapos kumain sa restaurant ay makikita ang kanyang tira-tirang pagkain na mabilis na nai-infect ng fungi. Pahiwatig na hindi niya alam na naikafalat na pala niya ang virus mula sa kagubatan na dati niyang tinitirhan.